nawasan ng kanta, dadalhin pa sa Maynila. Eh, ito po ay malaking aksidente na. Tapos, hindi rin po alam ng mga members ng multi-partite team na nagmo-monitor ng mining accident kung ano ang laman ng ECC, kung ano ang laman ng TP3. Pero sila po ang nagmo-monitor. Kulang din po sa budget ang laboratory testing sa mga toxic substances doon sa TP3. Dapat po, sa every discharges, 6 na discharges ang nangyari sa Felix, pero isang beses lang na laboratory test ang nangyaring accident. Sinasabi po nila, kailangan po nila talaga ng tulong ng mga regional offices, ng mga agencies, and even the LGU to the barangay level. May problema po sa transparency, kasi sila, hindi rin sila basta makapasok sa loob ng Felix. Yun pong lahat ng mga empleyado, bawal magdabas, gumamit ng camera, o bawal gumamit ng cellphone to take a picture of the TP3. Invisible to the public eye, ang nangyaring discharge. Meron po kaming nakitang video, at meron po kaming nakuhang video kung gaano kalakas ang tagas ng maintenance doon sa TP3. Ilalagay na lang po namin sa website. Napakalakas po talaga. In effect po, ang sinasabi po ng mga taga-barangay, halos wala ng laman ang TP3. Kaya kung isipin ninyo na 163 million metric tons ang laman ng TP3, ang sinasabi po ng mga taga-barangay, halos wala ng laman. At kung nagpinaplug po yung butas, ang nangyari po, ang sabi nila, subok-subok lang kung mapaplug. Ang ginawa po nila, tinapunan po nila ng mga garbage dump trucks at saka po ng mga bulok na mga heavy equipments ng Phoenix. Pero ang nangyari po, sa laki po ng butas nung TP3, yun pong mga equipments na to lumabas doon sa ilog. Dahil yun pong TP3, may tunnel, lalabas sa ilog sa Balog River, lumabas po sa ilog, lahat po ng mga equipments na to nakuha sa labas ng ilog. Kaya hindi po na-respondihan agad. Talaga pong kulang na kulang sa technical capability ang ating mga local agencies. So yun po yung mga conclusions. Si Dr. Esteban, kundilano siya po yung resident scientist ng CCCP, Climate Change Congress of the Philippines. Doctor, kayo po ay scientist, kaya tuloy niyo po yung maunawaan. Ano po? Ito po binanggit kanina, isobutyl sulfate solution. Ito po ba yung nakamamatay? Kasi nagdudugo ng ilong po eh. Pag-pronounce ko lang ito. Sante to, ito yung bagong chemical reagent sa flotation to extract metals sa mining. And this is safer than mercury and cyanide. But, lason pa rin. Kaya maliwanag na maliwanag sa description na these are non-toxic, biodegradable. Baka pwede kung ganun, pwede mong isaing yung tubig doon sa TP3. Subukan lang natin kung hindi na-toxic, hindi biodegradable. No? Pero sa tingin, maliwanag ko. At saka dapat, malaman din natin ano bang associated metals doon sa PADCAL mine. Sige po, may nakilig po akong cadmium, powder by innocence. Ang pinakamalapit ko itong nawa ka cadmium, yung battery ng cellphone. Oo nga. Kaya nakilig po ito, bawal hawakan. Opo, kaya nga po sa mga batteries natin, may disposal requirements kung paano gagawin. Kasi very precious. So, ang heavy metals, nandun yun sa ore, nandun yun sa tailing pan. Diba? So, kung lumabas yun, may heavy metals. Maliwanag na maliwanag, doon sa nangyari sa Marinduque, nandoon na yung heavy metals sa coastal areas. Lead, cadmium, arsenic, and others. No, after 10 years, ibababa lahat yan sa Lingayen Gulf kasi yun ang dulo ng Agno River. Lingayen Gulf support 400 million salt bagoong bauxite industry
and we are exporting almost $1 million. O, paano kung yun ay magkaroon ng contamination heavy metals? Paano kung yun ay nakalabas na sa San Roque Dam? Of course, San Roque Dam was designed to contain yung mine tailings kasi nabilang sa pinatawag na dead storage, 310 million cubic meters na dead storage. Ang problema, hindi lang naman mine tailings ang pumapasok sa San Roque Dam. Diba? Erosion and others. Lalabas at lalabas yan in due time. Ang kritina namin, kung mangyari yun, it will contaminate almost 500,000 hectares of rice fields from Pangasinan, Tarlac, up to La Union. Ano yung arsenic? Arsenic, ito yung mga heavy metals na kung trace element lang, ay nakakatulong din sana. E kaso yung heavy metals kasi, yun ay nag-bioaccumulate. Ibig sabihin, kung nakita nila sa isda, ay trace lang yung heavy metals, ay yung isda naman eh, sa baba lang yung food chain, tayo ang nasa taas. So kung yung kinain mo tilapia, may trace element, kinabukasan kumain yung tilapia, may trace element, eh kung araw-araw ka kumain ng tilapia, ma-accumulate yun sa katawan mo. So yung trace element na yun ay magiging toxic na rin sa katawan ng tao. No, ito ba kasi may, sa mga Second World War movies na papanood, yung mga spy, nilalason yung kalaban using arsenic. Oo. Oh. Yes. A drop of arsenic can kill 10 people instantly. So, gano'ng ka-peligroso itong arsenic poisoning? Oo. So, ang, say for example, mercury. Ang epekto naman ng mercury, hindi sa ating ngayon, hindi sa sunod na henerasyon, kasi pinapasa soft spring, lalo sa mga babae. Kasi, pag pumasok sa katawan mo, may iwanan niyan doon, hindi lalabas yun sa ihi natin, hindi lalabas yan. So, kung ikaw ay nagpanganak, papasa sa anak mo, breastfeed ka, papasa doon. So, ang sunod na henerasyon natin, is either being superhuman, or kapatandali rin. Yun, isa na dito. So, yun po ang masakit. Kaya ang tanong, sino ho ang manunagot dito? Kasi yung feelings ko lang, minimultahan ng 1 billion. Pinakontest nila, force majeure ito, huwag nangyari. Sasagutin ba ng gobyerno? So, paano malalaman ng karaniwang tao? Kasi maski yung mga patay po din sa inyong report, pwede mo yung LGU, hindi alam kung ano itong mga chemical na nandito. Sa karaniwang tao, nabanggit nito na asinan, kaya nga pag-asinan eh, palasnahan at palayon ito sa kanila. Paano malalaman ng tao? Meron bang plain view sa mata ng tao na itong asin na ito, hindi nang maputi, magpudla na siguro may arsenic na ito. Mas maalat o mas matamis na yun. Yun nga, masaklap eh. Wala ho tayong visible manifestation kung ano yun, kung anong kulay nun. Kasi wala eh. Ang magkakulay lang yun, pag nag-accumulate na sa coastal area, say for example yung sa Marituke, eh, kitang-kita na eh, nag-iba na yung kulay ng marit ng coral reefs na natin. Mataas na. So, kung maliit lang, hindi lang. Pag naging goldfish na yung bangus, pagkasan yung kaya siya. Kaya nag-iba ng kulay, yun man, hindi natin. Because, ito lahat ay unang pala nangyari ito eh. It needs, kaya doon sa recommendation namin, we need to do some research. Ano bang impact nito sa agriculture? Ano bang impact nito, long-term impact nito sa coastal areas, lalo na sa mga planktons na yun ang basic na pinakain sa food chain. Kasi kakain ng snail, kakain ng shrimp, yung shrimp kakain ng isla, kakain ng pulido, ng tao, tayo. So, nasa atin, lahat iipot ba iipot? Ano po reaksyon ng DLR sa inyong pag-aaral nito? Ganun ka pa nila? Ang role kasi ng DLR, dito lang sa effect sa impact ng tailings. Ang sagna ng DLR, responsibilidad na yan ng Department of Health. Kasi hindi nila sakop yung ano ba mag-effect doon sa tao. But kung mag-search kayo sa web, epekto ng heavy metals ay toxicity sa next generation which will be before or people children. Dito nga, masasabi natin na hindi pa tayo handa sa mining
hindi magkakaroon ng responsible mining kasi ang mga agencies natin, hindi naman handa mag-monitor. Ang mga LGU natin, hindi handa mag-monitor. Tapos sasabihin ng gobyerno, may responsible mining, paano rin makaka-response? Ang pamahalaan mismo, hindi handa sa mga tauhan niya, sa mga equipments niya. Na paano ngayon mangyari ito? At alam niyo, kapag dumating na yung mga tanda na visible na, huli na. Tulad ng sa Marinduque, nakita mo na yung nagbago na yung kulay ng dagat, huli na. Marami naman insala dyan, hindi mo na mababawi yan. So, Bishop, itong multa na pinapatos sa kanilang 1 billion piso, mukhang greatly disproportionate ito sa damage na hindi pa natin nakakalkulang mga tao. Greatly disproportionate at tinatanggihan pa nila. Yan yung problema, sabi yung responsible mining. Pagkatapos kapag may pananagutan sila, hindi na pananagutan. Na maghanap ng ibang dahilan. At kung dadali nila sa korte yan, ay tagal-tagal yan bago maayos. Kung i-contest nila yan. So, yan, as another way of going out of responsibility. Sa halik na tulungan, pati yung mga magsasaka, yung mga katutubo na nandoon, anong tinutulong nila? Bigyan ng 1 o 2 beses sa pagkain, tapos na. Pero wala silang pagkain na the whole time, wala nang halang buhay. Nangingisda sila, nag-gold panning sila, ay nasira na lahat yon. So, anong halang buhay ng mga pamilya nandoon? Pananagutan ba ng Felix yan? Bishop, I remember this chamber of mine. Sabi nila, responsible miners daw yung malalaki, responsable yung maliliit. With this, ano po masasabi nyo? Kaya dito makikita natin na hindi totoo yan. No, kasi malalaki sila, mas mababayaran nila, mas mahanap na maraming mga paraan. May mga kaso na tayo, hindi pa tayo natuto. Mark Hopper, rapo-rapo. No, tapos ito ngayon, may mga kaso na tayo. Big miners yan, international pa. Tapos walang nagagawa. Hindi na i-inability. Hindi natutulungan yung mga pipinsala na kanila pa na pamimilan. Yung Felix, sila daw ang showcase ng responsible mining. Pero dito sa mangyayari, sa mga natuklasan namin, hindi talaga totoo. Yung binanggit ko kanina, hindi nagbabayad ng tax sa Itogon. Kaya marami kami dokumento na hawak na mismong yung mayor, nagpamakaawak, why di ba milyon-milyon na utang yung magbayad kayo? Hindi nagbabayad, mismong sugat pa to kay Pangilinan, ha? Kay isang Pangilinan na magpamakaawak yung LGU. Kaya nila pa bang magpakaawak? Anong klaseng responsible mining mayroon niya? Pangalawa, may listahan ng damage or lost properties. Mga kambing na nadala ng baha, mga fishing nets, mga boat na nawala. At nung hanggang nung kami nandun, hindi pa rin ibinibigay. Ay yung mga tao, wala na kaming kabuhayan. Pwede bang yung damage bayaran nyo? Hanggang ano kami pumunta, hindi ko ngayon, hanggang siguro ngayon, hindi pa rin na-aaksyonan. Ay tagal na nangyari. Pangatlo, yung community na pangbasan, 45 families, na walang hanap buhay nga, walang mahuling sinasa ngayon, ay tinulungan minsan, regala ng relief, pero hindi sustain yung pagtulong. Kaya nga kahit kami sa bahagi namin, nagdala na rin ng mga bigas, kasi mga tao lang hanap buhay sa ngayon, kasi wala silang mahuling sinasa. Kaya kung ito yung tawag sa responsible mining, ay palagay ko ay isang malaking kalokohan yung responsible mining. Yung ating kasama sa media, kung may tanong tungkol din sa issue ng Felix. French News Agency. From what I can read, basically you sent your investigation consisted of sending people there and interviewing the locals. I mean, am I correct in assuming that? And you didn't do any, you know, scientific testing of the actual waters, any actual examination of the fish or so basically, it's second-hand accounts from the people in the area. Actually, we interviewed regional directors and officials of the DNR, EMB, Environment Management Bureau in the region. We got hold of laboratory test results of the water samples from the Balog River that is very proximate to the Felix mine. Yeah, but so, as they said, it's still within safe. Actually, the EMB result was the basis for the issuance of the notice of closure to the company. Because actually, the level that is within the regulation is 50 milligrams per liter. But the water residue tested 86
1,000 milligrams per liter. Kaya ang